What's up guys? Good morning. It's 7:30 AM Sabado. Magpapa-maintenance tayo ng Lexus. Wala, naisipan ko lang na isama kayo. So, papa-maintenance natin yung Lexus today. Naalala ko merong nag-comment before, gusto daw i-review yung kotse. Naging ano na pala ako, naging car reviewer. Sige, try natin i-review yung, review talaga yung Lexus. Hindi man ako, ano, car, hindi man ako car guru guys. Papa-maintenance muna natin, tara sa Lexus. Ano ba, ang lamig kasi. So kung bago ka dito sa channel na to, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. So I create Boy America at yung mga Filipino living the American dream. So if hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time nag-upload ako. So nag-upload ako every Wednesdays and or Saturdays, 12 to 1 PM Manila time. Kaya let's go guys! Yung pinakamalapit na Lexus dito sa amin is 30-minute drive. Tara. Kasi tignan nyo ha, ayan o, nakasulat. Maintenance required. Visit your dealer. So as usual, kailangan na nga ng yun nga, PMS, maintenance. Kaya let's go. Eh, yung appointment ko is 8 AM. Kaya let's go. Pakita ko sa inyo ano itsura ng Lexus dito or ano ba, yung Lexus na store. First time ko kasi, ina-drop off ko lang yung kotse. Siyempre ayoko na mag-antay dun sa ano. Alam mo na, you know, ganito dito sa US guys. Hindi ka pag-aantay masyado. Very first world. Ayun na naman. I-drop off lang natin yung kotse and then yung sistema yata is papahiramin nila ako ng temporary parang service car, parang ganyan. So last time kasi, share ko lang, yung sa Honda nagpa-PMS, pa-maintenance ako last week, yung sa Civic. Ang sistema naman, pupunta ako ng gym noon, sabi ko ayoko magantay. Meron silang service car at may sariling driver. Dito yata sa Lexus, papahiramin ka talaga ng sasakyan. So, I don't know, let's go, pakita ko sa inyo. So ayan, this is our neighborhood para sa mga bago dito guys. Ayan, yung lupaing nakikita nyo na yan, yung ganyan. School so, yata yung itatayo dyan. Then turn right on. So, ayan. Let's go. And then, ayun yung ibang mga bahay, you know. And we're in the middle of nowhere. Wait lang guys, magdadrive muna ako at nasa Lexus na tayo in 3, 2, 1, go! Hey guys, andito na tayo sa labas ng Lexus, di ba? Lumipad ako. So ayan, oh, di ba? Puro Lexus yung nasa likod natin. Ang galing kasi hindi na ako nakapag-vlog, hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi pagkarating na pagkarating ko, inassist na nila kagad ako, di ba? So ito yung service vehicle na papairam sa akin. Actually, parang hindi siya service vehicle. Parang sa minatch nila kung ano yung kotse ko. Mas maganda nga yung rims nila. Akin na lang kaya to. So ayan, ang lamig. Itong Lexus na to guys, yung ganito rin yung ganito nga rin yung sa amin. RX, ano siya, RX 350. So para sa mga tatakag. Pero hindi yan yung kotse namin. Service ano nga, ayan no, courtesy of Lexus of Naperville, ayan. Ganyan din yung mga nasa likod. So tara na, uwi muna tayo kasi matagal pa yata yun. Kasi nga i-maintenance pa nila. Ang lamig sa labas. So itong street na to kasi karamihan puro mga dealer ng mga sasakyan. So ayan no, sa harap is yung Subaru, and then katabi may Mazda. Tapos ito yung Lexus nga. So ayan, nandyan nga yung kotse ko sa loob. And then lumabas lang ako para nga mag-record, pakita sa inyo, ayan. Mga Lexus, okay. Yan, papakita ko rin sa inyo, kinaibahan dun sa Lexus ko. Ito, sa kanila. Ayan, parang medyo wooden yung ganap. Ayan. Sa akin kasi black. Hindi kong type kasi yung pro. Ah, meron din pala ako sa tapat, ayan. Mini Cooper. So. Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. And today, magano tayo? Review ng Lexus RX 350. Wow, feeling! Kasi naman ang dami nagre-request sa inyo, i-review ko daw yung kotse. Hindi ako magaling sa kotse guys. Marunong lang ako mag-drive. So kung nakikita nyo, meron pa plastic dito sa ano, pa-segway lang guys. Dito kasi sa US guys, kapag bumili ka ng new construction na bahay, kapag after 1 year nyo natumira, meron silang tinatawag na 1 year warranty na check. So, yun, nagbayad kami ng inspector para yun nga, inspect yung buong bahay kung ano yung mga kailangan gawin. Ultimo kung sa aesthetics man yan or anything na something serious dito sa bahay or dangerous, siyempre. So, ayan, ang kalat, di ba? Kasi, inayos nila yung mga ceiling crack. Sabi nila, normal lang daw yun kasi sa mga new construction na bahay, syempre dito sa amin, malamig, mainit. So, very extreme yung weather. Kaya yung sa mga bagong gawang bahay, normal lang daw yung magbitak-bitak yung ceiling. So, kasama yan sa warranty. Kaya kanina umaga, ginawa nila yan. Kaya makikita nyo parang, ano pa tawag dyan? Pinatch. Basta parang
binakbak tapos inulit yung mga crack na part. Mag-review muna tayo ng mabilis ng kotse kasi pupunta ako ng UBS at USPS para mag-drop ng ating mga pambenta, di ba? Raketero. Tara, punta na tayo sa garage. Garage eh. Wow. Ang dilim kasi dito guys sa garage, so ilabas natin para makita nyo. Wow. Ganon. Mag-review na tayo ng Lexus RX 350. Wow. Ganon. Ayan, simulan na natin guys. Ang gusto ko dito, kapag hawakan mo lang siya, ayan no, automatic bubukas. Ganun, high touch. Yung Wigo ko kasi sa Pilipinas, hindi ganun guys, very manual. Ito, automatic bumubukas at sumasara itong side mirror. Kaya mahawakan ko. Automatic bubukas. Tcharan! Very high touch. And then ito, yung material niya is leather. Tapos, anong kulay ito? Beige? Or ano ba to? Cream? I don't know. Basta yun. Basta light. Sorry na putol kasi ang dami itong tawag. Anyway, going back, ayan. So, yung color niya is, ano ba to? Beige or cream? Basta yun. And then, itong nakikita niyong parang protector. Ano siya, nabili namin siya sa Amazon. Kasi syempre, ayaw naming ma-damage itong ano, yung material or itong leather nga. Kasi syempre, bilang sobrang light niya, prone siya sa mga mancha. Wow! Ganun guys. Kaya nilagyan namin ng protector both sides. Hindi lang namin nabilan pa yung likod. Wala lang. Wala kaming time. Wala kaming budget. Ayan. And then, kapag pumasok ka dito, ayan. Ayan, ganyan yung itsura nung pinaka-dashboard niya. Ito yung manibela, guys. Ayan. Chinelas ako, di ba? So, ito yung volume, syempre, nung stereo. Tapos, ito yung skip. Or yun nga, previous tsaka yung next. Tapos mode ko, anong mode yung gusto mo dyan. Tapos ito, para matrigger yung voice command. Actually, kahit hindi na siya kailangan kasi itong Lexus na to, naka Apple CarPlay siya. So, sasabihin mo lang, hey Siri. Kaya automatic na siyang kakausapin mo na si Siri. Kaya hindi mo na kailangan magpindot dyan. And then yun nga, Lexus. Tapos ito yung mga, ano, ang navigate mo sa screens. Or yun. Ito, back. Parang cellphone lang din siya. Ayan. And then ito, lane assist. Para kunyari, nag-drive ka, na medyo nawala ka sa linya mo. Kapag naka-on yan, automatic siya yung mag-trigger. Siya yung mag-tag dito, mag-navigate sa'yo, pabalik sa tamang lane mo. Amazing, di ba? Tapos ito naman, cruise control yata tawag dito. Or, I don't know, nalimutan ko. Tama, ito yata yun. Kapag nasa highway ka, sobrang bilis. Pwede mong iset yung parang pinaka, or yung maximum speed mo. Pwede dyan, 3 cars behind you, or 3 cars yung distansya na gusto mong iset. So kahit gano'n ako kabilis, makikita talaga niya na kapag sinet ko nga na 3 cars, hindi ako lalapit masyado doon kasi kailangan ang distansya ko is 3 cars. And then, ito, syempre matic to guys, ayan. And then, ito yung pinaka-touchpad niya para sa screen. Meron din ganun guys, di ba? Ganun. I-turn on natin kasi push start lang to guys, ayan. Start! Tapos ito yung itsura ng, or pag nag-start ka, ayan, starting. Sabi niya RX, yung ganyan, o Lexus. Wala, ganun lang, normalan. Wala na akong gas. 47 miles na lang daw yung kaya itakbo yan. So, nakasulat din dyan, gaano na lang kalayo ang kaya itakbo ng sasakyan na to. 47 miles na lang daw. Or, 46 miles na lang daw. Hindi siya gaya nung Civic ko na digital lahat. Medyo maganda pa nito kasi syempre, di ba? Parang elegant tignan. Surprisingly, ganun din yung clock niya. Analog pa din. I don't know why, pero 2021 na Lexus pala to guys, by the way. 2021 na Lexus RX 350. Ano pa bang pwede ko i-share dito? And then, meron siyang dalawang cup holders. Ayan. Like the usual car, meron siyang, ano yun, yung mga kung anong button dyan sa stereo. Ang weird nga, 2021 to, pero may pa-CD pa rin. I don't know. Bakit kaya? Wala lang. Tas ito, leather, pero sobrang ano niya, parang ang firm masyado, which is ang ganda, ang elegant tingnan. Puro elegant, walang masabi. Tapos, ayun, ito yung power windows na ano, na mga buttons. Yun, like the usual. And then, ito yung remote mo for
adjusting the ano, side mirrors. And then ayun, kapag nagre-reverse ka gaya ng ibang sasakyan, ayan, reverse. So meron din siyang camera. Ayan, makikita mo gaano kalayo pa yung susunod na kotse dun sa likod mo. Kaya, and bilang laki ako sa Pilipinas at masikip yung mga kalsada dun, sanay ako sa yung kapag aatras yung titingin ka sa likod na ganun. So, pero hindi ko na ako masyado ganun ngayon. Nagre-rely na ako sa camera. Noonang dating ako dito, sanay pa rin ako nung tumitingin kasi sabi ko ayoko mag-rely sa camera. Pero bilang high-tech nga dito, talagang alam niya gaano kalayo. Kaya amazing. Very madali ang buhay. And then next is, punta naman tayo dito sa likod. Ayan. Sorry, ang kalat, di ba? Ito yung tunay na buhay, guys. Ito yung bag ko pang gym. And then ito, wala lang. Hindi ko alam ba't nandiyan yan. So, ayan yung itsura ng likod niya. Ang gusto ko lang dito, yun nga kasi, syempre, SUV siya. Ngayon lang ako nagkaroon ng SUV. Kasi sa Pilipinas, yung kotse ko is Wigo. Yun yung first car ko talaga. Well, first and last car ko sa Pinas. Na ako talaga yung bumili. Yung Wigo. Uy, mahal na mahal ko. Yung cute-cute nun eh. Naks! So, ito yung itsura ng likod niya. Maganda siya kasi yung legroom niya, malaki yung legroom niya, guys. Or maliit lang talaga. Doon kaya. Di ba, ang kalat kasi may payang may ano pa. Ayan, basta malawak siya. Malamang. It comes with, wow, nag-product review. Meron siyang USB charger, 2.1A, mabilis daw kasi. Ayan, may AC rin dito. In fairness, wala naman siyang dumi. Maski ang dami na sumakay dito. And then kapag gusto niyong may drink ang kasama niyo sa likod, takin niyo lang yan. Pak! Okay guys, so where am I supposed to put my drink? Chanan! Oh, diba? So, lagay mo yung dalawang drink mo dyan. Then meron kayong armrest. Ganon. So, yeah. Balik mo lang kung ayaw mo na. And then next naman guys is yung pag-open ng compartment. Yung sisipain mo lang na ganon, tapos bigla siyang bubukas. Papakita ko sa inyo yan. Ayan, so automatic siyang bubukas kapag sinipa mo. Di po ah, kapag marami yung... Meron siyang, ano tawag dito? Sun guard? Ano naman tawag dito? Ayan, sun visor. Para, syempre hindi maarawan yung ano nyo, yung mga ginrosery nyo, ganyan. So, ayan, ganito yung paglock niya. So, ayan, di ba? Para pag sinara mo, covered siya. Ayun, ito yung pang... linis na snow. Kung ano-ano lang nandito. Ayan, ayan. And then, ayan, meron siyang kasamang, ano ba tawag dito? Mudguard? Kung ano tawag dyan? Ayun, and then, nandito yung reserva, guys. Ayan. So, meron pang ibang mga compartment dyan. Ayan. And then, para isara, pipindutin ko lang na ganyan. Pwede rin yata si Pine, I don't know. Hindi ko alam sa atin. Hindi ko naman tinatry. So, ayan. So, automatic na siyang sasara. So, yun na pala yun, guys. Wala akong ibang mapakita. Pero, grabe, guys. Sobrang sarap niya i-drive. Ewan ko kasi, syempre, Lexus, di ba? Kapag nasa kalsada, ang bilis niya. Parang meron siyang paturbo. Joke lang. Automatic siya, pero pwede mo pa rin i-trigger yung, kunyari, gusto mo, kakaandar mo lang. Ilagay mo kagad sa, ano, gear 8. Sobrang pang-racing. Joke. Hindi naman ganun, pero... meron siyang ganung trigger na gusto mong pabilisin agad. Kaya pag nasa highway, pabilis niya. Isang paalala lang pala guys, kapag nag-drive kayo, huwag kayong magte-text and drive or gamit na cellphone kasi nung isang araw nahuli ako, ano ba yan? Grabe, goodbye $170. Sometimes you gotta learn the hard way, bro. Ay, ang sakit. Ito, kwento ko lang guys, mabilis. Nagbenta kasi ako ng sapatos noon. Very ironic pa kasi nag-meet up kami sa police station nung binentahan ko. Tapos umalis na ako, meron pa kasi akong errands guys. Pupunta nga ako sa isang parang gym dito, fitness center, para mag-donate ng pagkain. Diba, gagawa na nga lang ako ng good deed. Bigla pang na ganun. So, papunta ako doon. Nasa stoplight na nga ako noon. As in, dito lang sa loob ng village namin. Nasa stoplight ako. Literal, I wasn't moving. Talagang nasa stoplight ako. Nag-check ako ng phone ko kasi gusto ko tignan nasaan, kung nasa left or nasa right ko ba yung fitness center. And then si mamang police ay pinatigil ako guys. Bawal daw pala yun. Dati medyo maluwag daw sila. At ngayon, this month daw nag-start na sila maghigpit. May bagong ordinance daw ang Illinois. I'm not sure with other states pero ganun na siya. Kaya ang saklap, magbabayad tapos para mawala siya sa record. Basta may mga conditions. So, OMZ talaga. Bawal na talaga mag-cellphone kapag nagda-drive. Anyway, so yun lang guys. Ano pa bang, kung may gusto ko yung malaman, let me know. Diba? So yun, thanks for watching.